2010, 13 years old po ako noon, may napanood akong commercial sa TV na nag-hold ng auditions yung Star Magic, tapos pipila sa audience entrance. So, dinala ko lahat, may biodata. Meron akong resume, nagpa-full body picture ako, half body picture, may 1x1, may 2x2 akong bitbit. Tapos, magang umaga pa lang, alas 6, nandun nakapila na po ako. Tandang-tanda ako yung number, hindi ko makakalimutan, pang 697 ako sa pila. Wow. Natapos ako mag-audition, wow, alas 11 ng gabi. Wala akong dalang pera, wala akong cellphone ng mga panahon na yun. So, ang ginawa ng ate ko, nagkunwari po siya na mag-o-audition din siya para lang mabigyan niya ako, mapahiram niya ako ng cellphone, tsaka mabigyan niya ako ng pangkain nung time na yun. Tapos, yun, nagtuloy-tuloy na po after noon, kinallback po ako ng Star Magic. Tapos, nabigyan ako yung first show na kasama ko si Miles. Shout out, yun yung unang-unang labas ko sa TV. So, yun, 2010. Ko na tumungtong sa set, sa Bulacan yung location ko, ni-remake po nung 2010 yung Okatokat. Ang director po namin nung time na yun, si Direk Ato Bautista. So, ang call time ko po sa set, 6:30. So, ang aga kong bumiyahe, galing po akong Paranaque kasi sa Paranaque ako nakatira before. Pagdating ko po ng set, so medyo excited na ako, hyped up na ako na, yes, first time ko to, aarte ako sa teleserye. So, saya. Hanggang sa napakap, Direk, wala pong nakunan na eksena ko. So, medyo kapareho ng kay Miss Ina. Siya lang, hindi siya nakaabot. Ako, andun ako, pero hindi umabot yung mga eksena sa akin. Pero masaya, Direk. Yung mga kasunod naman, nakunan na ako. So, happy na po. Ako, Direk, wala akong kahit konting background sa pamilya ko na may alam tungkol sa industriya. So, ako talaga yung nag-iisa. So, ang konsepto ko dati ng acting, lagi akong inaasar ng mga kapatid ko na, ano lang, madali lang yan. Ina-drops lang nila yan pag umiiyak sila. Mga ganyan-ganyan yung mga bali. So, yun yung akala ko talaga na nangyayari sa set. So, yun tulad ni Ate Beauty, nakakatulong talaga yung pag-o-observe. Lalo kapag bago ka, and ano, nangangapa ka pa. Maganda talaga yung inoobserbahan mo yung mga tao na nakapaligid sa'yo at may napipick up ka na something galing sa kanila. Nung umpisa, Direk, medyo ang technique ko pag umaarte, nag-iisip ako ng malungkot, ganun ko i-apply sa sarili ko. Though nag-work pa rin naman siya ngayon, pero siguro nag-evolve na siya through time dahil mas naiintindihan ko na nga yung konsepto tulad ng sabi ni Miles na may proper way kung paano mo gagawin yung mga bagay. Ilalagay mo yung sarili mo dun sa in the shoes of the person that you're portraying or the character that you're playing. And raramdamin mo yung mga emosyon na nararamdaman niya. So medyo ibang-iba na siya from before.